At one point, naging meta ang two fighter setup at yon ang naging staple ng mga pros noon. But with the emergence ng gold lane and yung prioritization sa mga marksman or mga so-called gold laners na malakas pagdating sa late game, slowly, nawala ang two fighters sa meta. However, may ginawa ang AP Brett in this game against See You Soon that made it work. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo ano yung tatlong bagay na nakita ko paano napagana ng Brett ang two fighter setup kahit hindi na siya masyadong ginagamit. So, bago ako mag-share ng insights, ano ba ang goal ng two fighter setup? Bakit pinipili siya kahit meron ng specific heroes, especially sa gold lane? Well, tungkol sa creativity ng mga coaches, pinipick ang two fighter setup para i-make sure walang mabuburst sa mga assassins and hindi makaporma ng maayos yung mga gold laners like marksman. Thus, dahil walang mabuburst at hindi makaporma, equates to pressure on these heroes. Thus, number 1, pressure sa jungle. Which mag-uumpisa pa lang yung laro, pre-nature agad ni Kaltizi yung jungle area ng Ling at nagawa niya pang paka-pick off. Hindi tayo sure paano nakuha agad ni Kal yung buff niya, but my speculation is dalawa yung nag-leash ng purple ng Fanny. Yung skill set ng Hilda at yung nightmaric spawn ng Zask. Which isa lang yan sa jungle pressure ng gagawin ng Brand. Kung saan, hindi lang core ng Brand yung kaya mag-pressure sa jungle. Pwede rin yung rogue. Especially yung mga heroes gaya ng Hilda na sobrang duga kung mag-pressure sa jungle. Yung mga gaya na silip saan yung jungle path ng Ling para ma-force siya mag-retry. And what's more is, i-pressure niya rin yung rogue ng See You Soon, forcing na maging passive ito. Thus, mas lalong mahihirapan yung Ling kasi yung mismong frontline na fo-force maging passive. Ano pa? Yung ibibait mo yung set ng roam and tatanggihin mo lang yung ultimate ng mage, sabay mamba out na parang wala nangyari. Hindi man core yung napuruhan pero indirect pressure yan sa kanya kasi hindi basta-basta makukuha ng core yung buff niya. Samantalang si Kaltizi, libre niya lang makukuha yung purple buff niya. Once na pressure mo na yung jungle mula umpisa, domino effect na yan na kahit may mid lane tower pa, pero kung Ling ka, mararamdaman mo na lumiliit yung jungle mo because of that pressure. And together with the two fighter setup, sino papatayin mo dyan? Tapos yung core ng kalaban masakit. Ang hirap ng buhay ng Ling dito. Thus, dahil hirap yung core ng kalaban, ang susunod na mape-pressure is number 2, gold lane pressure. Dahil pinapressure na ng Brand yung jungle ni Flick, sino yung maapektuhan? Yung mga side lanes. Especially yung gold lane na dapat nag-i-scale. But because of the jungle pressure, hindi makorotate na maayos yung roam and mage ng See You Soon, forcing the Claude to be isolated. Thus, opportunity para pumasok yung Fanny at i-pressure yung gold lane ng See You Soon. Dual purpose yan. Number 1, it forces the marksman to play passive. And number 2, mababawasan yung chance na mag-rotate yung gold lane. Kaya may kita mo na kahit mabuburst dito yung Hilda, pero dahil mag-rotate yung Ruby, magiging 4v4 pa rin yung teamfight kasi nag-rotate yung gold ng Brand while sa See You Soon, uuwi siya. Though may mga nakukuhang pick off yung See You Soon, pero yung winning condition ng two fighter setup, paninindigan ng Brand, which hindi nila titigilan yung pressure sa gold lane. And same situation sa jungle, kahit may mid lane but because of the pressure, pati yung mapa ng Claude para maka-farm, tumiliit, giving opportunity na pitasin siya from out of nowhere. Nakikita mo yung goal ng two fighter setup and paano ine-execute ng Brand yun. Ang goal ng two fighter setup is to sustain the lane and make sure hindi makaporma yung two carries ng isang lineup, which typical yung core and gold lane. And nagagawa nila yon by pressuring the jungle and gold lane. However, ang kalaban ng two fighter setup is time. Bakit? Kasi once tumaba yung mga marksman slash carry gold lane, hindi na masusustain yun ng two fighter setup kasi mataas na yung mga damage ng mga ganitong gold laners. Thus, papasok yung number 3 to make sure bumana yung 2 fighter setup at hindi umabot sa late game, which is number 3, hyper-aggression. Which may kita mo, hyper-aggressive yung Fanny, making sure hindi basta-basta makaporma or makakuha ng advantage yung kalaban. By staying hyper-aggressive, mapoforce yung kalaban mag-react and maging passive, thus amplifying yung pressure sa jungle and sa marksman ng kalaban. Diba? Yan yung mga calculated asim pero may confidence na mabubuhay si Kaltizi kasi yung pressure na binibigay niya gives space not only sa kanya
pero pati sa mga kasama niya na makuha yung mga necessary objectives and farm bago pa umabot ang late game. Thus may kita mo patatapos yung game na ito ng isang Lord Push at hindi aabot ito ng 12 minutes dahil sa pressure and aggression na ginawa ng Falcon's Evibren para hindi makaporma yung assassin and marksman ng Seosun. Swak yung analysis. Though medyo risky yung 2-fighter setup kasi kung hindi mo magawa kahit isa dyan, either mag-i-scale yung core ng kalaban or gold laner nila or dahil sa hyper-aggressiveness, baka yung assassin core nyo yung mapuruhan. Pero once ma-fulfill yung tatlong ito, kapag gumagamit ng fighter setup, hindi makakaporma ng maayos yung assassin and marksman ng kalaban mo. Check mo itong video na ito kung saan may pinauso rin ang brand na matagal na rin ginagamit pero napagana nila ng maayos, especially sa pro scene. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you, Mama Place. Let's go.